Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdig at nangyaroon. Umawi ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong mag-alab sa pagmamalasakit sa iyong tahanan, sa pagbibigay liwanag sa iyong sambayanan, at sa pagdaragdag sa liwanag na ito, ang abad na si San Bernardo, bilang tugon sa kanyang pagdalangin, pag-alabin mo rin ang diwa namin na lubos taluntunin ng mga anak ng liwanag sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, sabihin mo sa pinuno ng Tiro na ito ang ipinasasabi ko sa kanila. Sa iyong kapalaluan ay sinabi mong isa kang Diyos, nakaluklok kang parang Diyos sa gitna ng karagatan, pagamat ang totoo'y hindi ka Diyos, kundi tao lamang. Pinipilit mong abutin ang isipan ng isang Diyos, akala mo'y matalino ka pa kay Daniel, akala mo'y alam mo ang lahat ng bagay, kahit pa anong lihim. Sa dunong mo't kaalaman ay nagkamal ka at nakapagbunto ng pilak at ginto. Sa iyong ang nalalaman sa larangan ng kalakal
patuloy na lumaki ang iyong kayamanan. Dahil dito, naging palalo ka, kaya naman ito ang ipinasasabi ng Diyos na Panginoon. Pagkat pilit mong ipinapantay sa Diyos ang sarili, ipalulusob kita sa pinakamalupit na kaaway sa daigdig. Wawasakin nila ang lahat ng ari-arian mo na pawang kinamtan sa tusong pamamaraan. Iuhulog ka niya sa lalim ng walang hanggan. Papatay itiyahagis sa pusod ng dagat. Sa harap kaya ng mga papatay sa iyo, ay masami po pang ikaw ay Diyos. Noon mo malalamang ikaw pala ay tao lamang at may kamatayan. Parang aso kang papatayin ng mga dayuhan. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Ipinasya ko nang sila'y lipulin at pawiin sa alaala ng madla. Ngunit di ko tutulutan ang kanilang kaaway ay maghambog at sabihin. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Kami ang lumupig sa kanila at hindi ang Diyos nila. Mahina ang pangunawa ng Israel at sila'y maituturing na bansang mangmang. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Paanong ang sanlibo ay matutugis ang isang tao at mapipigilan ng dalawa ang 10,000? Sila'y pinabayaan ng Diyos na poon. Itinakwil na sila ng kanilang dakilang Diyos. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Darating ang araw ng aking paniningil at paghihiganti hanggang sa sila'y pumapay at mabuwal, pagkat ang wakas nila ay malapit na. Ililigtas ng poon ang kanyang bayan. Siya ay mahabag sa mga naglilingkod sa kanya. Nasa pasya ng may kapal ang buhay at kamatayan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mga mayayaman sa paghaharian ng Diyos. At sinasabi ko rin sa inyo, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtaka ang mga alagad nang marinig ito, kaya't naitanong nila, "Kung gayon, sino po ang maliligtas?" Tinitigan sila ni Jesus at sinabi, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay." At nagsalita si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po ang para sa amin?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito. Pag nakaluklok na ang anak ng tao sa kanyang maringal na trono sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay luluklok din sa 12 trono upang hukuman ang 12 lipi ng Israel. At ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid, na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming una ang magiging huli at maraming huli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga sa inyong lahat. Yung iba sa inyo talagang hindi maganda yung umaga. Hindi matanggal yung pagkasimangot. Anyway, ngayong araw mga kapatid, pinagdiriwang natin o ginugunita natin si San Bernardo ng Clairvaux. At siya ay yung magandang halimbawa sa sinabi ng ating Panginoon na sino mang magtiis na iwan ang tahanan, kapatid na lalaki, babae, mga lupain, mga anak, alang-alang sa akin ay tatanggap ng makasandang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Si San Bernardo, mga kapatid, ay galing sa maimpluwensya at mayamang pamilya. Pero iniwan niya ang kanyang tahanan para maging monghe sa edad na 22. At the age of 22, umalis siya sa kanila para sundan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagiging monghe. Oo, iniwan niya ang kanyang tahanan. Iniwan niya ang kanyang nanay, tatay, malamang mga kapatid at lahat ng meron siya. Pero ano yung naging kapalit nito? Sa pag-iwan niya ng kanyang tahanan, napalitan ng mas maraming tahanan sa pamamagitan ng mga monasteryo na itinatag niya. At napakaraming monasteryo sa Pranses ang kanyang naipagawa. Iniwan niya yung tahanan niya, pero napalitan ng mas maraming tahanan. In the same way, iniwan niya ang kanyang pamilya, ama't ina, mga kapatid, pero napalitan ng mas maraming ama, ina, kapatid at mga anak sa pamamagitan ng mga monghe na nakasama niya. At malamang, ang naging kapalit ng lahat ding yon ay ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, may mga bagay na mahirap iwan pero kailangan. Kahapon na dinig natin yung kwento nung mayamang binata na umalis ng nalulungkot dahil napakayaman. At bakit siya umalis ng nalulungkot? Dahil sinasabi ng Panginoon, hinihingi sa kanya na iwan niya ang kayamanan niya
at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. At yung Ebanghelyo ngayon, yung kadugtong nung kahapon. Ano yung sinasabi ng ating Panginoon? Napakahirap para sa mayaman ang pagharian ng Diyos. Mas madali pa sa kamelyo na pumasok sa butas ng karayom. Unang-una, i-contextualize muna natin. Pag yung sinasabi ng ating Panginoon na mas madali pang pumasok yung kamelyo sa butas ng karayom, noong panahon na yun kasi sa Jerusalem, may of course meron yang wall, may bakod yan. Meron diyang pinto na ang tawag butas ng karayom. At kakasya lang doon yung kamelyo, kasi daanan yun talaga ng kamelyo at ibang mga hayop, pero kakasya lang doon ang kamelyo kung walang daladala. Pero usually, yung mga kamelyo, meron yung mga bag na daladala, meron yung mga carrier. So ang ginagawa ng mga may-ari sa kanila, tinatanggal muna yung daladala ng kamelyo bago makapasok yung kamelyo sa butas ng karayom, doon sa gate na tinatawag na butas ng karayom. And then, papapasukin yung kamelyo, saka bibit-bitin ng may-ari yung mga bagahe. Parang ganun kasi yung kayamanan sa buhay natin. Minsan, nakakahadlang ito para mas makasunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi masama ang pagiging mayaman. Never naging masama ang pagiging mayaman. Hindi naging problema o hindi magiging problema ang pagiging mayaman. In fact, ito nga yung solusyon sa kahirapan, di ba? Pero bakit sinasabi ng ating Panginoon na sinasabi ko sa inyo, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos? Dahil yung sinasabi dito ng ating Panginoon na mayaman ay yung mayayaman na walang pakialam sa mahihirap. Yung mayayaman na kahit mayaman, hindi kayang magbahagi sa mga nangangailangan. Yun yung klase ng mayayaman na hindi mapagharian ng Diyos. Diba? Dahil kung ikaw, meron kang resources, meron kang kayamanan, meron kang maibabahagi sa kapwa mo, paano mo matitiis yung iyong kapwa na nakikita mong naghihirap at hindi sila mabahaginan? Paano mo matitiis yung kapwa mo na naghihirap, naghihikahos, habang ikaw nagkakamal ng maraming kayamanan? Yun yung magpapahirap sa atin sa pagpasok sa kalangitan. Yun yung magpapahirap sa atin sa pagpasok sa paghahari ng Diyos. Pero bakit ba napaka-tempting? Bakit ba napakalaki ng tukso ng kayamanan sa atin? Kasi merong ibinibigay ang kayamanan na kaya ding ibigay ng Diyos. O kaya baliktad, merong ibinibigay ang Diyos na kaya ding ibigay ng kayamanan. Unang-una, protection. Kaya tayong proteksyonan ng Diyos, pero kaya din tayong proteksyonan ng pera. Diba? Kapag ka may pera tayo, kaya nating magbayad para proteksyonan tayo. Kaya nating gamitin yung pera natin para mabigyan tayo ng proteksyon. Kaya nating iangat yung security ng ating bahay, kaya nating mag-hire ng security, kaya nating gumastos para mas maging secured tayo, kaya tayong proteksyonan ng pera natin. Pero pangalawa, kaya din tayong bigyan ng power ng pera natin. Kaya tayong bigyan ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan sa mga tao, sa mga bagay-bagay, ay kaya ding ibigay ng Diyos. Pero kaya din niyang ibigay ng pera. Diba? Kapag ka merong pera, pag maraming pera at kayamanan, kaya-kaya nating magkaroon ng kapangyarihan. Hindi ko na kailangan mag-mention kung sino yung gumagawa niyan. Pero malamang alam na natin
nasa isip na natin. Dahil yung pera, kaya tayong bigyan ng kapangyarihan. And lastly, prestige. Prestige. Impluensya. Diba ang Diyos, kayang-kaya tayong bigyan ng impluensya. Pero ang pera, kayang-kaya din natin gamitin para magkaroon ng impluensya. Diba? Karamihan sa atin, kung meron tayong maraming pera, mas marami tayong kaibigan. Mas marami tayong kamag-anak. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Pero marami din sa atin, ginagamit ang pera para mas magkaroon ng mas malawak na impluensya. Pera, binibigay ay prestige, power, and protection. At yung tatlong yun nang gagaling din sa Diyos. Pero ano yung hindi kayang ibigay ng pera na kayang ibigay ng Diyos? Kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Yun ang hinding-hindi maibibigay sa atin ng pera. Yun ang hinding-hindi maibibigay sa atin ng kayamanan. Pero yun ang tanging bagay na tanging ang Diyos ang makabibigay sa atin. At yun ang ginawa ni San Bernardo. At yun din ang paanyaya sa atin. Kaya kung may mga bagay na pumipigil sa atin para masundan ng Diyos, malamang kailangan muna natin itong ilapag. Malamang kailangan natin itong iwan. Nang sa ganun, patuloy tayong makasunod sa ating Panginoon. At matupad yung sinasabi niya para sa atin na ang sumunod sa Kanya at iwan ng lahat ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan ang tukso ng material na bagay at kasiguruhan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang simbahan, naway magbigay saksi sa halaga ng makalangit na kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ang mauunlad na bansa, naway magbahagi ng kanilang likas na yaman sa mga mahihirap na bansa at huwag silang pagsamantalahan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming puso sa iyong kaharian. Ang mga Kristiyanong namumuhay sa karangyaan, naway maging matalino sa paggamit ng kanilang kayamanan ayon sa diwa ng pagbabahagi at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Sa mga matatanda, dukha at may sakit, naway maipakita natin ang ating pagkalinga at habag. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming puso sa iyong kaharian. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kayamanan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ituon ang aming mga puso sa iyong kaharian. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mithiin ng iyong bayan. Mapuno nawa kami ng karunungan ni Jesus. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
aming alay sa iyo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaluob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magpiwang bilang isang sambayan na. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang pananda ng pagkakaisa at kapayapaan. Ngayong ginugunita namin ang abad na si San Bernardo na sa salita't gawa ay nagsikap pagkasunduin ang simbahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan. Sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat, tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't panalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Bernardo, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasabot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Diyos lamang mapapagnata ang aking kaluluwa sa kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan. Nasa iyo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan. Ang aking mugat tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong napagsaluhan na namin ang bigay mong pagkain banal sa pagdiriwang ng paggunita kay San Bernardo, maganap nawa sa amin ang dulot nitong kapakinabangan.
upang kaming pinalakas ng kanyang mga halimbawa at tinuruan ng kanyang mga tagubilin ay maging masidihing mangingibig sa iyong salitang nagkatawang tao na nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain at pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, itinuturo ka namin para sa aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal panamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inunwalhati panamin.